Hi mga kabangag! Konnichiwa! Char! So, andito po kami ngayon, kasalukuyang nagbabike. Hello, hello! Ah, Char! So, ayan! Ongoing po kami, gamit ang aming mamahaling bisikleta. Kami po ay patungo, kung saan kami patungo dapat. Char! Ito yung aming mga kasama. Napakaganda ng view. Say hi sa view. Diba? Hi view. Kwentuhan ko na din kayo about dito sa Japan. So, sa Japan, masaya. Maganda ang mga lugar dito sa Japan. Pero, syempre maninibawa ka kasi medyo tahimik lang talaga dito sa Japan. Walang ingay. Unlike dyan sa Pinas na every bahay mayroong sounds, may karaoke, diba? Sobrang saya. So, nakakamiss talaga ang Pinas. So, dito, tahimik, peaceful ang buhay dito sa Japan. Pero ayoko ng katahimikan. So, as a farmer dito sa Japan, masaya. Sabihin na natin na nakakapagod talaga yung trabaho. Pero, masasabi mo namang worth it pag araw na ng sahod, di ba? Siyempre, makakapagpadala ka sa family mo, maibibigay mo yung pangangailangan ng family mo, di ba? So, ayan. Malaking tulong sa pamilya mo kapag nagtrabaho ka abroad. Although, oo, sabi na natin talagang malungkot. Pre, ganun talaga. Pero, kaya. Kaya mo nga ito ginagawa kasi para sa kanila, di ba? So, tiyagaan lang talaga. Once na nandito ka na sa abroad, sa o kung saan ka mang abroad ngayon, so saludo ako. Dati sabi ko nga, saludo ako sa mga nag-a-abroad, sa mga OFW kasi sobrang nagtitiis sila para sa family, para maibigay lahat ng pangangailangan ng pamilya mo. So kailangan mong sakripisyo para sa kanila. Okay lang na malayo ka kahit na sabi natin nakakalungkot, pero syempre para sa kanila nga, diba? Wala naman tayong ibang masasabi kundi para sa pamilya natin, lahat ng ginagawa natin kahit na mapalayo pa tayo sa kanila, diba? So, as a farmer dito sa Japan, masasabi kong masaya, na nakakapagod, nakakalungkot, halo-halong emosyon mararamdaman mo kapag ka nandito ka na sa Japan. Konnichiwa! Sukarasama deshita! So, ayan. So, masasabi kong saludo talaga ako sa lahat ng OFW. So ngayon, kabilang na ako sa mga OFW. So masasabi ko na rin proud ako sa sarili ko. Diba? Sa mga na-achieve ko ngayon. So masaya ako na nakakatulong na rin ako sa pamilya ko. Kasi nandyan ako sa Pinas ko, konti lang din kinikita ko, diba? So at least may nagsakripisyo ko para sa kanila. So lahat kakayanin ko, lahat ng trabaho, lahat ng pagod, titiisin ko, kakayanin ko para sa pamilya. So, ayan. Sa lahat ng mga OFW, saludo po ako sa inyo. At, konnichiwa. So, dapat ingat lang po tayo palagi, lalo na sa ngayon, may pandemya. So, para po hindi mag-alala yung mga pamilya natin, kahit nasa malayo tayo, mag-iingat lang din po tayo palagi. So, mag-pray lang po tayo na ayan, ilayo tayo sa kung anumang kapahamakan. Ayan. Keep safe po sa lahat. God bless you all po. Thank you so much po.